You're now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Nagkaroon nga ng survey ang Viva. Ito'y matapos nilang tanungin ang mga netizen kung sino ba ang best made in Malacañang para sa kanila. Siyempre, may tatlo silang pagpipilian. Walang iba kundi si Yaya Santa na may heart, kung saan ito ay si Carla Estrada. Sumunod naman ay si Yaya Lucy na may likes, kung saan ito ay si Elizabeth Oropesa. At siyempre si Manang Biday na may care emoji. At siyempre ito ay si Beverly Salviejo. Doon nga sa comment section nang ito ay i-click natin, ay mayroon na ngang 508 na comment para kay Beverly, 162 naman para kay Elizabeth, and 157 para kay Carla Estrada. Pero marami ang nagsabi na lahat sila, all of them, all of the above, all of them, mahirap pumili dahil lahat sila magaling, sabi ng mga netizen. Wala kang itulak kabigin dahil lahat sila magaling, salot sa kanilang tatlo. Sabi naman ng isa, I really like and love Elizabeth O. Wow naman, Carla is real, magnificent, Beverly's award-winning actress. These three actresses is perfect combination. At sabi naman ng isa, paano yan, lahat sila deserving. Ang gagaling nila eh, actually lahat ng cast sobrang galing. Ang galing din ni Direk Daryl Yap sa pagpili ng actors and actresses sa Made in Malacañang. Walang tulak kabigin sa kanilang lahat. Samantala, mapunta naman tayo muli kay Direk Daryl Yap kung saan ipinumento nito ang pagkikita nila ng kanyang naging estudyante before at ang magandang pagkikita ng dalawa. Na yung kahirapan nila before, ngayon naman ay parehas na silang talaga namang namamayagpag ang ganda ng buhay. Mula sa naging post ni Direk, ang sabi niya, ang katabi ko sa larawan ay si Maria Luwalhati Caldejon Magabo. Pinakamahusay kong estudyante pagdating sa jingle making competition. Isa sa mga naunang hashtag sa wakas, kabilang sa mga unang naging kasapi ng aking theater group sa Olongapo. Nagkita kami dito sa Dubai hindi para regaluhan ang isa't isa, kundi para magkwentuhan kung saan kami galing at ano na ang aming narating. Mula sa pagtulog namin sa simpleng foam sa rooftop, paglalakad namin mula bahay hanggang kung saan man dalhin or dahil walang pera, at ang pagdiriwang namin ng birthday ng bawat kasapi kasama ang walang kamatayang pansit at andoks. Nakita kami kasi hindi pwedeng hindi kami magkita ngayong nasa Dubai ako. Konting asaran, konting iyakan at napakaraming pagpapatotoo at walang huminto ang makarating. Walang nagtagumpay na hindi nabigo. Yan nga ay binahagi ni Direk Daryl Yap na talaga namang ngayon ang kanyang obra ay patuloy na sinusundan. Hindi lamang ang part 1 kundi ang part 2 pati na rin ang part 3. Congratulations muli, Made in Malacañang. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.